Ito mga brad, may nakuha ko unit sa Tarlac, Chevrolet Cruze. Ang issue kasi nito, naghahalo yung engine oil saka yung tubig. Pero wala namang problema makina, hindi naman siya katok. No, baka lang yung oil cooler ang malik dito. So binabiyahe ko siya ngayon, uwi ako ng Cavite sa shop para doon ko ayusin. So yung mga ganito naman, hindi naman to delikado kung alam mo ang proseso na gagawin mo. No, pero kung hindi mo alam, wag mo nang ibiyahe. Kasi ito, hindi naman siya nag-overheat, hindi siya tumataas yung temp. Ang ginagawa ko na lang, every gasolinahan, hinto, pahinga, check ng tubig. Kasi nagbabawas din siya. Then dagdag ako ng tubig. Ang ginawa ko dito, dinarin ko muna yung lumang langis. So ayan, wala naman siyang halong tubig ngayon, no. Tsaka dito walang halong langis sa water reserve. So kaya ko pang itakbo to. Hindi naman maapektuhan ng makina nito. Gasket lang ang may problema dito. Or yung sa oil cooler. Yan. Basta marunong ka lang, pwede mo siyang ibiyahe. Pero kung hindi ka marunong, wag ka na, wag nang mag-take a risk. Ito na yung cross na pinikap natin sa Tarlac. Meron siyang check engine. Nung iniskan ko, misfire cylinder 4. Ito yung naghahalo yung langis at tubig sa water reserve. Ayan, pakita tayo ng Skyway. Sa awa ng Diyos, malapit-lapit na tayo sa Cavite sa shop. No, ang issue nito, yun nga, naghahalo yung langis, tubig. So, ang isang cause is yung sa oil cooler or yung gasket. Pero sa makina kasi, walang problema. Kaya dinarive ko rin. Kaya ako mismo personal na kumukuha para at least malaman ko sa daan pa lang kung ano talaga ang sira. So, sa tingin ko, walang sira ang makina nito. Baka sa gasket lang to or doon sa may oil cooler. Ayan, palitin na butas. So yun yung mga cause. Kasi hindi mo na madadrive to mula Tarlac, Cavite, kung may problema ang ano nito, makina. Yung check engine, misfire lang yan. Ayan, smooth naman siyang tumakbo. Bibigyan lang natin ito ng magandang treatment. Hindi kami agad nagsasabi na overhaul. Hindi po kami ganun sa autodock. Mas maganda yung maging honest tayo sa customer para mas lalo pang dumami yung ating customer. Ayan. So good morning. Ito mga brad, ang kagandahan kapag ka ako mismo kumukuha, nakikita ko agad yung problema. Ayan, katulad yan. Lumabas yung warning ng traction control. So, ibig sabihin nito, may problema pa to. Baka sa ABS module, no? Pero ito, malayo to sa makina. Itong cruise, ito yung naghahalo yun lang sa tubig. Andito na ako sa Calax, sa mga brad. So, smooth naman yung takbo niya. Wala akong naramdaman pagdating sa makina na kumatok o may hissing sound. So ito, palagay ko, talagang ito 100%. It's either cylinder head gasket may leak or yung oil cooler ng engine. Ayan, palitan yung oil seal niya. Or palit mismo isang assembly ng engine cooler. Kaya naghahalo yung langis niya doon sa may tubig. So, ito, hindi ako makakarating ng Cavite ng may problema makina. Hindi ako makakatakbo ng 80 hanggang 100. Kaya mga brad, hingi kayo ng second opinion sa mga mekaniko, yung mga trusted nyo. Ito, tumaas na yung temp niya. Lumagpas na sa kalahati tong cruise. Pero malapit na ako sa exit. After nito, hihinto muna ako. So yan ang gagawin nyo mga brad. Hinto kayo, igilid nyo lang. Pero wag nyong bubuksan yung
water reserve cup niya. Antayin yung mag-cool down. Tapos pag nag-cool down, pero papatayin niyo yung makina, antayin niyo mga 30 minutes mag-cool down. Saka niyo buksan yung takip ng water reserve. Kasi may pressure pa yan, kahit sabihin na natin na walang tubig, may pressure pa yan. So dito gigilid muna ako at mag-hazard. Then patay ang makina. Patayin niyo yung makina. Ayan. Tapos pagpahingin nyo lang, tapos buksan nyo yung hood mga 30 minutes, saka nyo buksan yung takip para hindi delikado kasi may pressure nga yan. So saka kayo mag top up ng tubig. Ayan, nakalabas na ako ng toll gate ng Calax. Dito muna, gumilid muna ako, no? Kasi lumagpas na sa kalahati yung temp itong sasakyan. Kung makikita nyo, umuusok, kumukulo. So, ibig sabihin yan, mataas yung pressure nyan. Antayin nyo munang mag-cool down. Huwag na huwag kayong magbubukas ng takip, no? Nang may malakas yung pressure. Bubulwak yan, delikado yan. Baka maano pa sa mukha nyo, sumabog. Iko, ano nyo lang, igilid nyo lang. Ganyan po, yung mga proper procedure. Lagi nyong i-check yung temperature gauge ng mga sasakyan nyo. Then gilid, pagka tumas yung temp. So, okay mga Brad. Ayan, kung makikita nyo mga Brad, ito mataas yung pressure nito, no? Lumagpas na sa kalahati yung temperature gauge nya. So, ginilid ko. Kumukulo-kulo pa, oh. Ibig sabihin niya, may pressure pa. Ngayon, kung alam mo yung tamang procedure, mga 15 minutes na kasi kung nakahinto rito. No, pag binuksan ko yan, ito kasi return, no? So, ito yung parang sa steam niya. So, pagka binuksan mo to, lumuwag, mapapansin nyo, lalabas dyan yung pressure dito sa gilid. Tapos angat yung tubig yan. Makita nyo. Pero wag yung bubuksan ng todo, ha. Pasingawin nyo lang para lumabas yung pressure ng init ng makina. Pero wag yung bubuksan na maigi kasi sasabog yan sa mukha nyo. Sobrang init niya mga Brad. Antayin nyo lang ano, mawala yung pressure niya. Tsaka kayo mag top up ng tubig. Buksan nyo ng dahan-dahan lang. Parang ano to, ano, yung breather. Ganyan lang po, tamang procedure. Ayan, kumukulo-kulo pa. Pero medyo mahina-hina na yung pressure nya. So, paunti-unti yung buksan. No, lahat ng sasakyan, meron ito, no? Yung pinaka-breather nya. Yung labasan ng pressure. Kaya yung iba, ang cost naman ng overheat. Pagka yung takip ng water reserve or nung radiator, sira na yung mga goma. Nagaano. Ano lang, top up lang tubig, boss. Ah, ano, overheat, sir? Hindi, hindi naman. Tumas lang yung temp. Ah, okay. So, ayan. Tandahan nyo lang nabuksan. So, wala nang lumalabas, no? So, okay na yan. Pwede nyo nang buksan ng todo yan. Then, saka kayo mag-top up ng tubig. Then, ano ulit? Andar na ulit. Yun lang. So, after nyo mag-top up at nasa level ulit, sarado nyo na. Higpitan nyo na ulit. Higpit. Kailangan mahigpit. So, ayan. Okay na.
Ayan, baba na natin yung hood. Ganun lang mga brad, yung mga tamang procedure pag tumataas yung temp ng mga unit nyo. Sundin nyo lang yung tamang procedure. Ayan, makaka-uwi kayo sa inyong bahay o sa inyong pupuntahan. Makakarating kayo nyan. Start na natin. So normal na ulit yung temp nya. Okay. So ayun na. Andar na ulit. Ganun lang. Ganun lang ang mga procedure ba mga brother. So huwag kayong magpapanik agad, kasi pag nagpanik kayo, lalong hindi kayo makakapag-isip o makakadiskarte ng tama. Ayan, makakarting na ako nito sa shop. Doon na ako hihinto nito. Kasi kinalkulate ko, every 30 kilometers siya na tumataas yung temp, lumalagpas ng gitna. So every tataas yung temp, lalagpas ng gitna, i-pull over nyo agad sa gilid. Huwag nyo nang hintayin na tumaas pa ng todo. Doon nagkakaroon ng problema. So mga sa mga naka-digital naman na walang gauge, no, mga analog type kasi to eh. Yung may iba naka-digital. Pag lumabas yung sign na pula na tubig, yun yung mga pa-overheat na. Ayan, ito na ako sa shop. Mga brad, ito pala landmark ng shop, no. Tibayang Car Wash, saka yung Chris and Haji Meat Shop. Diyan kayo papasok. Kasi mali yung pin location ni Waze eh. So pagpasok nyo dito sa Tibayang Car Wash, ayan, dire-diretso lang kayo sa bandang dulo. Ayan, di nakarting na ako. Ito na yung crew, sabi sa inyo, pahinto-hinto lang, no? At makakarating din kayo. Basta tamang diskarte lang pagka tumataas yung temp. Ayan, ito madadaanan nyo pagpasok nyo ng shop. Yung mga gumagawa ng mga kahoy na furniture. Then makikita nyo, may totachi sa gate. Ito na yung shop pagpasok nyo. Ayan. So, huwag nyo lang kalimutan na mag-subscribe at i-follow kami din sa aming YouTube, sa aming TikTok account, para sa marami pang videos sa mga tip na makakatulong naman din sa inyo sa mga biyahe nyo. So maraming salamat po ulit. Ito po muli si Doc Knows from Auto Doc Silang. So yun yung mga bata natin.